kada pindot, may nalo ka more! Register, magyaya, vote at react at makipindot sa mga palaro ng PAN. Huwag bibitaw araw-araw para sa chance manalo ng 50,000 pesos. Dito sa Pindot, may nalo ka draw by MVP. Nakatutok pa rin po kayo sa You're the Boss! Kanina ay nakapili na kayo ng susunod na utos para kina Jeremy at Joao. At kung paano tatrabahuin yan, panoorin po natin. Katropays, you're the boss! At si Boss, hindi lang magaling sa work. Magaling ding manahi. Kaya para sa utos ni Boss, iiikot ang trabahador ng ilang beses. Pagkatapos, kailangan maglakad sa isang linya hanggang marating ang dulo. Pagdating sa dulo, ishoot lang ang sinulid sa karayom. Meron ka lang 60 seconds para sa utos na to. Good luck para good job! Para sa job order number 5 na may kategory na ikot-ikot lang na ginawa rin ni Kuya Yani noon nung siya ay isa pang trabahador. Nahirapan ako dyan, nagkandaduling ako dyan. Pero ito mga bata pa to eh. Baka nga mas kaya nila. Oo. Ang kailangan nyo lang matandaan, kasi ikaw Kuya Yani, wala kang partner noon, di ba? Ito, kahit isa lang sa kanilang dalawa ang makagawa. Okay na po yun. Ayun. Para sa kategory na ikot-ikot lang, sabay na papaikutin sa upuan ng 5 beses ang mga trabahador. Pagkatapos, kailangang maglakad sila ng isang linya hanggang marating ang dulo. Dapat makashoot ng sinulid sa isang karayom. Itong dilaw na nakita nyo, yan ang inyong lalakaran. Tama. Kailangan nyo itong magawa sa loob ng 60 seconds. Dapat diretso, ah. Okay. Ready na ba kayo, Jeremy and Joao? Meron kayo, bibigyan namin kayo ng 60 seconds. Atlas muna kayo. Atlas lang sa markers. Yeah. Siyempre pa si... Perfect. Okay. Kung ready na kayo, work! Work na! Isa, dalawa, go! Tatlo, go! Apat, naku! Lima, lakad! Go, go! Isang linya. Sanay na si Jeremy. From the top. This up. 55 seconds on the clock. Nahirapan nga, Kuya Yani. Nahilo si Jeremy. 50 seconds. Pero kayang-kaya nila yan. Ayan, makikita natin. Isinusulta nila. Time's up! Si Joao, ang galing mo. Joao, ang galing okay. Ang husay! Ano ba? Magaling. Inano mo ng laway mo, pinasama bago mo ano? Nagawa ko Joao in just 18 seconds. Balik tayo sa podium. Dito tayo mag-usap. Kaya pala si Joao nagganito kanina. Iniipon niya yung nalang sa iba. Pero alam mo, pag nananayi sa bahay, nanay, tatay, lolo at lola natin, kahit ako, ginaganon ko yung sinuli, binabasa ng laway. Totoo. Ang galing nyo. Nanonood ba kayo ng anime? Hindi. Alam sorry. Mo, ang... sorry. Yung gusto alam ko kasi isingit, yung ginagawa kasi ni Joao sa Demon Slayer, para siyang nag-fifth form. Para siyang kumukuha ng lakas. Pero dahil di naman sila nanonood, hindi nila maintindihan. Ganda. Ako nga, haba nung kinuwento ko kay Jenica, ang sinabi lang niya, totoo. Nakakainis. Hindi ko nga alam kung naniniwala dyan sa kwento ko. Naniniwala ko dahil nahirapan ka rin naman talaga. Gaganon ninyo pa yung sinulid, oh. Para may maiwan na mas manipis. Naniniwala ako talaga, Kuya, dahil nung ako ay isang housewife pa, ang naging trabaho ko ay gumawa ng manika para itinda. Ay, pareho kayo ng nanay ko. Ang nanay ko rin gumagawa ng manika. Tapos tinutusok-tusok niya ng karayom. Ang nanay ko. Iba yun, bago siya lumipad. Iba yun! Nanay ko. Pero wala na ang nanay. O sige na. Ano bang gagawin natin, Jenica? Okay, pero magaling na kayo, guys. Nagawa niyo na ang utos. Of course, congratulations. Good job. Nakagubra na nga kayo. Of course, from our kaban. Welcome nyo. Ano mga boss natin? 2,000 pesos! At syempre pa, kumagi ko na naman to. JT's Baby Girls. Yan, tama. BB Girls. Kukubura na sila. Let's Alika go. Alika na kayo. Ang dami yung ate. Kukubura na yan. Kukubura na yan. That's right. Kukubura na yan. Si Kuya Yani, hindi ko alam.
Ngayon naman, baby girls. Baby girls. Baby girls. Yes. Baby girls. Kasi sa amin, yung baby, binibini yun eh. Oh, pwede din. Binibini. Yun pala talaga ang ibig sabihin. Kaya ako nalilito eh. Binibini girls. Binibini girls, nakagubra na nga. Kaya ang natitira naman kay boss ay 6,500 pesos. At ang trovador may total ipa na 3,500 pesos. Jeremy at Joao, ginalingan nyo rin sa trabaho dahil nag-explore at lumabas na rin kayo sa inyong comfort zone na singing. Dahil pareho na rin kayong sumabak sa aktingan. Naging challenging ba ito para sa inyo? Ano yung pinaka-challenging role na nagawa nyo so far? Sa pelikula or sa TV yan? Yes, any. Umpisa ako na kasi hindi ako ganun ka-season as si Joao kasi yung pinaka-major acting project ko was Lyric and Beat, which was a musical series. So, sinama ako doon at first major role ko and syempre, galing ako ibang bansa, hindi naman Tagalog yung first language ko. So, syempre, nagtatagalog din ako doon. Pero ang galing mo mag-Tagalog ngayon, ha? Sa ngayon, dahil sa PAE, actually. Dahil nag-host ako sa PAE. So, maraming salamat, PAE. Pero syempre, yung role nito, ay may stutter yung character ko. Ay, yung nauutal. Nauutal siya. So, nahirapan ako doon. Kasi syempre, ayoko din, I wanna do my best and ayoko din ma-offend yung mga tao that have a stutter as well. Tama. So, syempre, nag-aral din ako para doon at yun nga. Nag-research ka. Oo, nag-research din ako. Sige nga, subok lang. Kunyari, na ano yung kumakanta? Hindi. Habang kumakanta siya, nawawala yung utal. Ah, galing. Oh, yun yung story niya. Pag nagsasalita na hindi kumakanta, utal siya. Nauutal. Ha? Nauutal. Kasi nga, subok lang. Ang line para hindi ka na mag-isip, maraming salamat sa panood ng You're the Boss. Nang as your character. Oo. Mga ka-boss, maraming salamat sa panood nyo dito sa You're the Boss. Kasama kami, siyempre, Jeremy at si Joao. Galing! Husay. Ito si Joao naman. Joao, anong pinakamahirap na character na ginawa? Para sa akin naman po, pinakamahirap na character na ginawa ko po ay nung nag-MMK po ako. This was directed by Direk Dado. Ay! Bulag po. Yes. Ano yan? Hindi ko alam. Ano alam mo? Hindi, bigla lang ako. Ako pinigo. So, bulag ka? Bulag po ako doon. At it was my first major role sa MMK. So, sobrang hirap po para sa akin nun dahil, first of all, again, same as Jeremy, Tagalog po. And then, second po is Bulag. So, the same thing naman, I had to do my research at alam, at nalala ko po during the takes, mahirap po dahil habang kahit nagre-rehearsals na kami, under-rehearsals pa lang, ginagawa ko na po yun parang bulag. Hindi na ako tumitingin sa mga ibang tao. Sige, bigyan mo kami ng example dun sa pinakamahirap na eksena na ginawa mo sa MMK na bulag ka dito. Okay. Joao, action. Yes, Bayani. Kuya Bayani. Kaya nandito ako ngayon para matulungan ka, di ba? At Joe, dito ako. Joe, dito ako. Yes, Kuya Bayani. Ay, dyan ka pala. Ay, hindi ka bulag. Nakita mo ako. Ayun, talaga naman. Doon siya lumingon kasi bulag siya. Hindi niya alam kung nasaan yung kausap. Right. Galing nitong dalawa na to. Ito na nga. Dahil nagawa ninyo na nakalabas na kayo sa comfort zone ninyo sa inyong mga piniling trabaho, which is acting naman, sigurado akong kayang-kaya nyo rin itong susunod na job order. Work, work, work na tayo ulit para sa mas malaking pasahod na 5,000 pesos! Ito ang ating job order number 6. Yes, mga boss, oras na nga mag-approve para sa job order na ito. Ano ang gusto niyong itanong kina Jeremy and Joao? Performance or food trip? Meron kayong 30 seconds para pumili. Pindot pinalo ka araw-araw dahil katropa You're the Boss! Jeremy at Joao, between performance at food trip, alin ang mas kaya niyong sagutin? Nako, pareho. Nagpo-food trip ako, nagpo-perform ako. Ikaw?
Ako, food trip eh. Food trip. Actually, kailangan ko rin sabihin, pag nasa dressing room kami, nang asap. Ingatan mo yung kwento mo, Edward, please. May isa sa amin na hindi nanilibre. Hulaan nyo na lang. Sino yun? Hindi, joke lang, of course. Lagi kayo kumakain. Uy, grabe ka naman kay James. Joke lang. James, so, I love you, bro. Si James hindi naglilibre. James, maglibre ka naman minsan. Nakisama pa si Jameson, Edward. Love namin si Jameson. We love you, Jameson, next time. Pero katropais, you're the boss. Inaprubahan niya na nga ang itatanong sa trabahador with 77%. Ito ay may kinalaman sa food trip. Ito na guys, UJT! I-deliver niya na ang ipapatanong ni Boss. So para sa job order number 6 na may pasweldong 5,000 pesos. Joao at Jeremy, eto na ang tanong ng mga boss. Para sa category na food trip, anong silog meal ang napasama sa 2023 list ng worst? Okay? Worst dishes in the world ng Taste Atlas. Is it A, bang silog? B, tostilog? C, tap silog? D, hot silog? E, long silog? F, chick silog? G, corn silog? Or H, bak silog? Ang daming itlog. Nasabi ko pa sa huli. Hindi ko na kinaya. Ang dami. A to H. Parang kahit anong mangyari, medyo offended ako ng konti. Kasi ang sarap ng mga silog. I love them. Masarap yan. Naalmusal, no? Oo. Sa totoo lang, wala nga silang sinabi dito na hindi masarap. Pero, papaalala ko lang uli, ang hinahanap natin ay napasama sa 2023 list ng worst dishes in the world. What? Grabe. Worst dishes in the world? Gusto mong lumapit para makita natin yung ano? Pwede kong ulitin para sa inyo. Nakikita mo na? Yes, please. Okay. Ang choices ninyo ay A, bang silog, B, tosilog, C, tap silog, D, hot silog, E, long silog, F, chick silog, G, corn silog, or H, bang silog. Okay, ikaw. Ako, may naisip na ako eh. Para sa akin, hindi lahat naman talaga, lahat ng silog masarap eh. Kasi ito yung category na gusto mo eh. So, tinanong. Somehow. Pero parang may isang worst. Para sa akin, ang weird ng combination ng corn silog. Yun. Worst daw yung lasa by Atlas, sabi ng Atlas. By lasa? By According sa Atlas. According sa Atlas lang. Oh. According sa ano na yan. Yun din, nung narinig ko corn silog, nagulat din ako doon. Diba? Ang corn silog, corn beef yan, no? Corn beef sinangag. Hindi ako makapagsalita dahil hindi maaari. Kasi corn beef. Okay lang, no? Corn silog, corn beef sinangag itlog. Kasi baka kaakalan ng mais eh. Ano ba yung technique nyo dito, guys? Hinahanap nyo ba yung personal favorites nyo? Or yung mga ayaw nyo? Mahirap kasi pag personal favorite kasi kapag hindi mo personal favorite, hindi naman ibig sabihin na ayaw din ng iba. Totoo. Okay, wait. Parang I changed my mind now. Ay! Ano na sagot nyo? Itong matindi. Okay. Meron na ba kayong kasagutan o gusto niyong ituloy natin ito bukas? Ikaw, ano choice? Kung pwede ituloy bukas, kung gusto mo. Kung ituloy natin ito bukas, iba na ang guest. Iba na ang guest. May naisip ka ba? Jeremy? Wala, dude. Wala. Sabihin mo, Jiwao. Ano ang... I'm gonna change my mind. Alam mo, yung mga questions natin before, ako may kasalanan. Si Jiwao naman, I changed my mind. Pero wala ka pang sinasabi. Okay, eto na. Bang silog. Ikaw, bang. Jeremy. Bang silog. Bang silog din. Walang bang
silog. Bak silog. Hindi, una-una. Bang silog is bangus, sinangangus. Yes. 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 Final na ba ang sagot nyo? Bang silog. Bang silog na ako, pare. Okay. Para sa akin. Okay. Final na po ang kanilang sagot. Bang silog, final. Letter A. Final. Jeremy at Joao, para sa 5,000 pesos. Ang sagot nyo ay... Mali? Sablay. Ano kaya sagot dyan? According to the sagot? Alam nyo, nagulat din ako talaga sa tamang sagot. But of course, this is... ito ang ating factoid, no? Para malinawan tayong lahat. Ang tamang sagot ay letter D, hot silog. According to the latest list of lifestyle website, Taste Atlas, isa ang hot silog sa 50 worst dishes. Ngunit, marami namang Filipino dish that made it to the best dishes in the world, tulad na lang ng adobo, sisig, at bibingka. Ako naman, bang silog, pero yun ang naano ko kanina yung hot dog ka din, ni hot dog, di ba? Yun ang naisip ko. Tapos, naano nga ako dun eh. Ayun, sir. Okay. Walang nakubra for this job order sina Jeremy at Joao. Sayang okay. Naman. Alam ko, medyo malungkot sila. Pero, syempre, ako, happy-happy. Ibig sabihin, safe to safe ang kaban ni Boss na 6,500 pesos. At meron pa rin kayong 3,500 pesos. So, pwede na yan, guys. Pwede na yan. Pwede na yan. Pero, hindi pa tapos ang trabaho dahil may malaking offer na pa-bonus ang mga boss sa pamamagitan ng isang bonus job order! Ang bonus job order na yan ay nagkakahalagang 10,000 pesos! Jeremy at Joao, iuuwi nyo na ba ang inipon yung sinahod na 3,500 pesos o gusto nyo pang magka-bonus? Kapag tumuloy kayo at nagawa ninyo ang bonus job order, mauuwi ninyo ang 10,000 pesos at ang ipon ninyo kanina. Pero kapag sablay kayo, mapupunta sa Boss Katropais ang 10,000 pesos kasama ang natira sa kaba nila at mawawala sa inyo ang naipon nyo kaninang 3,500. Pero, pag-isipan nyo mabuti. Of course, kung gusto nyo makasigurado, pwede nyo piliing umuwi na at sa inyo na ang nakubra nyong 3,500 pesos. Pag-aatihan din ng mga boss ang natira nilang 6,500 pesos at madadagdagan ang bonus sa Lunes ng 10,000 pesos. Yes! Jeremy at Joao, kailangan nyo nang gumawa ng isang matinding career choice. Ang tanong, uwi na or overtime pa? Ano ang inyong napili? Uwi o? Overtime pa. Overtime tayo? Overtime. Overtime tayo. Final na ba ang choice nyo na overtime? Final. Final na. Mag-overtime silang dalawa. Yun. Overtime. At dahil pinili nga po nilang mag-overtime, kayo na mga boss ang mag... Jeremy and Joao, heto na ang bonus job order. For 10,000 pesos, i-approve na kung anong dapat iutos. Mag-login na sa pi.com.ph/join. Mga boss, eto na. The last for the night. Anong gusto nyong iutos kina Jeremy and Joao? Asin talata or bawal pa fall? Okay, well, meron kayong 30 seconds para pumili. Pindot painalo ka araw-araw dahil katropais. You're the boss! Pakiramdam ko, malaki ang chance nilang dalawa kasi meron silang Bakit? Chemistry sa challenge, di ba, kuya? Oo, lagi silang nananalo sa challenge. Actually, ang hindi nila nakakaya yung mga katanungan, no? Lagi silang asablay. Siguro dahil hindi sila lumaki dito. Hindi, kaya mahihirap naman kasi talaga. Paano ka akala ko may hirap? Hindi naman. Ay, huwag kayong mag-alala kasi kahit naman yung mga nananalo ng jackpot na 50,000, hula lang din talaga din naman.
Pero mahirap talaga yung tulad doon, sampu. Log. Edward! Yes, Katropas, you're the boss! Para sa bonus job order, ang utos nyo sa trabahador with 80% ay bawal pa-fall. At kung paano gawin ano yan, let's all watch this. Katropas, you're the boss! At si boss, hindi yan ang iiwan sa ere. Kaya para sa utos si boss, kailangan lang mapanitiling nasa ere ang mga lobo habang sinushoot pa isa-isa ang mga bolang nasa sahig. Husay sila kapag nashoot ang lahat ng bola at hindi lumapag sa sahig ang lobo sa loob ng 60 seconds. Good luck para good job! Yan, oh. Jeremy at Joao, para sa 10,000 piso na pa-bonus. Kapag nagawa nyo ito, sa inyo na ang 20,000 peso. Totoo ako sa bangs ko, nagkaroon ng bangs ngayon. Pero kapag sablay, mapupunta sa boss Katropas ang inyong mga pera, kaya good luck. Basahin mo yan. Kailangan basahin mo yan. Para sa kategory na bawal pa-fall, kailangan lang mapanatiling nasa ere ang mga lobo habang sinushoot pa isa-isa ang mga bolang nasa sahig. Dapat hindi lumapag sa sahig ang lobo sa loob ng 60 seconds. Joao at Jeremy, reminder lang din, pa isa-isa lang ang paglagay ng bola sa loob. Hindi pwedeng dalawa agad ang isushoot nyo sa basket. Naintindihan po ba? Yes. Ang higpit mo naman, parang ang taga-comelet. Kasi Kuya Bayani, ang pinag-uusapan natin dito ay 20,000 pesos. Malaki ito. Yes. At ito, tatandaan nyo, kailangan huwag bumagsak ang tatlong balloons na yan. Para itong jackstone, yes, yung laro ng araw. I'm sorry, dahil lang nakalagay sa prompter ay 20,000 pesos. Huwag sanang ikantas sa paparating kong talent. So 10,000 pesos ang mapapanalunan yung dalawa. Yes, 10,000 piso. Pero kapag supply, mapupunta sa boss Katropas yan. At good luck, meron kayong 60 seconds. Ito na. Kaya kung ready na kayong dalawa, ay work na! Go! Oh, magaling. Let's go. Importante dito, tatlo ang balloons. Si Joao ang sumablay. Ikaw na mo, Kuya, pinangalanan mo. Si Joao talaga, nakita ko. Kitang-kita ko si Joao. Joao, ang sakit. Sablay! Lahat ginawa ni Jeremy, pero si Joao parang relax lang. Uy, hindi naman, Kuya Yani. Talaga mahirap yun. Tatlong balloons yun, mahirap yun. Sablay, I am very sorry. Hindi nyo nagawa ang utos ng ating mga boss. At dahil sablay kayo sa bonus job order, hindi nyo mauuwi ang pabos. Bakit ka gumagano? Kasi, syempre, on behalf of the boss, yes, matutuwa sila. Yes, diba? Tama. Tingnan nila naman ang special assistant. Masayang-masaya para sa mga boss Katropas natin. At huwag kayo malungkot, Jeremy and Joao, dahil meron pa rin kayong maiuwing allowance na 50 pesos. Hindi, wala pa. 50, okay. Ito magkano. Pero sabi nga kanina, good news naman para sa mga boss natin, mapupunta sa inyo ang pabonus na 10,000 pesos! Yeah, plus ang natira sa kaban nyo na kanina na 6,500 pesos for a total of 16,500 pesos. Sampo ang mag-ahati dyan na mapipili by a randomizer mamaya. All of you will get 1,650 pesos each. Grabe! Ang sarap maging boss ngayong araw na to. Totoo ang yayaman nila. At sa Lunes, ang ating pabonus sa bonus job order ay save pa rin na 10,000 pesos. Maraming salamat, Jeremy at Joao, sa inyong hard work. Good job pa rin kayo. Oo. Kamusta naman ang experience? Jeremy, pangalawang beses mo na ito sa You're the Boss. Oh, kahit pangalawang beses ko, ang saya-saya pa rin. Kaya maraming salamat. Salamat, Jeremy. Thank you, Joao. Yes, as my first time, sobrang saya. I had fun with everyone, with all of you guys. Yeah. Alam mo, kitang-kita sa mukha mo yung kasiyahan. Diba? Halata, no? I had fun. Nahirapan lang talaga kami sa mga questions. Wow, wala kang mapaglagyan ng kasiyahan sa iyong katawan. Okay, once again, thank you, Jeremy and Joao. Sa susunod naman po na announcement ng mga panalo kanina sa 6 PM matching game. At syempre, ang mga waging boss Katropas natin. Maraming salamat po sa lahat ng sumali at nakipindot panalo dito sa You're the Boss!